safe ka, pero ramdam mo pa rin ang sakit ng bala. Ramdam mo pa rin. Maniwala kayo sa akin. Masakit yun. Bago ko simulan ang aking video, naisin ko muna ang i-shout out ang aking mga kaibigan, lalo na ang mga tropa sa 33rd Infantry Makabayan Battalion at maging sa 1st Mechanized Infantry Battalion. Ganon din ang aking pagbati para sa tropa ng 4th Special Action Battalion na nakikidigma sa Central Mindanao dahil nanonood daw sila sa aking video. Magandang hapon sa inyo lahat. Ipakita ko sa inyo ang pinapatest sa akin na ceramic plate. Ito yan. Made in China. Last Stand Armor. Ano to? Gamit ba sa Masada to? Last Stand daw eh. Alam mo ba na sa Israel nung araw, mayroong mga mandirigma na ang kanilang last stand ay doon sa Masada. Kaya naging battle cry yan. Masada! Patayin na lang ako, hindi ako susuko. So dahil ito, last time, armor, alamin natin kung uubra ba ito ngayon dito sa gagamitin ko ng mga bala at parin. So, tingnan natin ha. Ceramic armor plate, level 4. Protection level, NIJ standard. Ito, nakalagay. Ang ibig sabihin ng NIJ level 4 ay kaya niya mag-stop ng caliber 7.62 mm with a mass velocity of around 2,880 feet per second. Ngayon, wala akong 7.62 mm rifle, but meron akong lesser caliber, which is caliber 5.56 mm. Ito yan, nakita ninyo, manufactured ay 19 November 2021. Bago lang ito. Okay? We're faced this side to be worn against the body. Isuot mo huwag ganito. Ganito. Yan. Kaya ang iba, minsan dito, nakalagay, strike face. Kaya naging brand niya, strike face. Ibig sabihin, yun ang iharap mo pang strike ng bala. Yun. So, ito, hindi ko alam kung ito ba talaga yung brand niya, Last Stand Armor. Maybe. So, this is made in China. Warranty niya ay sa, nakalagay dito, 5 years. Made in China under Last Stand. Yan. Hangzhou, China. China talaga. Lahat na lang ay kayang gagawin. Ha? Andun kasi yung napakaraming pabrika. Ang mura kasi ng kanilang labor. Kaya marami rin ang mga kumpanya na doon nag-establish sa bansang China. Ang problema, kinukopya nila yung technology. Kaya ayun, marami na sila ngayon. Sarili na nila ang defense industry ay mas nag-improve na. Ngayon, alamin natin kung kaya ba ng Last Stand Armor ang bala at baril na gawa sa United States of America. Pakita ko sila. Dalawang klaseng replay ang aking ipakilala sa inyo ngayon. Ang isa ay ang M16A1 rifle na gawa ni Eugene Stoner bilang pamalit sa caliber 7.62 mm M14 rifle. Ito yon. Nakilala dahil itim, nakilala rin siya bilang black rifle. Sabi pa nga ni Carl von Clausewitz, war has a changing character, but it has an enduring nature. So dahil sa mga pagbabago sa teknolohiya, kung saan ay nagkakaroon na ng mga armor, ang mga tropa, binago rin ng Amerikano ang kanilang teknolohiya sa baril. Kaya, inintroduce ang M16A2 rifle at bagong bala. Pakilala ko sa inyo. Ito yung M193 55 grains na bala para sa M16A1.
Ngayon, dahil sa paggamit ng armor ng mga armed forces around the world, sabi nila dapat may penetrating effect. At nagbago sila ng bala, nauna itong na-introduce ng Belgium. Ito yon. Kilala bilang SS-109 ball. Later on, binago ng Amerikano bilang M855 ball. At para magkaroon ng distinction, hindi pa na-phase out noon ang M193 ball, nilagyan nila ng kulay para magkaroon ng distinction. Pero at a closer look, ang bala na ito ay mas mabigat dahil ito ay 62 grain ang bullet. Mayroon to sa loob na tinatawag na steel penetrator, kaya tinatawag penetrating effect. Kaya noong araw ay kilala ito bilang armor piercing, pero hindi raw totoo na armor piercing ito. Meron lang siyang penetrating effect na hindi kayang gawin ng M193 ball. Okay? So dahil may palaman siya na steel penetrator, so mas effective siya lalo na kung beyond 100 meters. Pero mas malaki ang damage effect na ginagawa ng M193 ball sa soft tissue kung ang layo nito ay nasa bandang 25 meters. Kung i-compare mo siya sa SS-109 ball. So ngayon, para malaman natin anong epekto ng dalawang klaseng bala na yon, dito sa ating last stand armor, iputok natin ang dalawang klaseng bala. Okay? Ipakita ko lang sa inyo ang aking M16A1 rifle. Hiram ko lang ito. Tinitingnan ko lang kung nasa zero position ba siya. Para makita natin, mata-mata ang tawag, no? Visual lang, makikita natin kung more or less zero siya ay nakalubog na kagaya nito. That is approximately 12 clicks up. Dito naman ay naka-unmark at more or less ay nasa gitna yung ating rear sight aperture. At alamin natin kung may tama ni Ranger C at titingnan natin ang pinaka-importante kung tatagos ba ito. M16A1 rifle. Range is hot. Ready. Ha! Kakalaman! Ha! Ang layo ng ano! Dito pala tumama! Yun! Ano ibig sabihin nun? Yung rifle ay hindi zero sa akin. Layo eh. I-compare ko mamaya doon sa aking M16 ito. So, aalamin natin dito sa likod kung matamaan ba yung kunwari ito yung katawan ng nagsuot, ha? Wow! Wow! Walay! Yan! Ayos, you are protected kapag ito yung gagamitin mo. Kaya lang, medyo mas mabigat, di ba? Oh, ganun ang epekto ng level 4. Okay? Ayun, oh. Oh, see? So, hindi tumalab ang M193 ball, 55 grains. Alamin naman natin doon sa tinatawag na penetrator. Ah, yung M855 ball naman. Okay. Ayusin. Last stand armor versus M855 ball. So kung nakayanan niya ang M193 ball, I change my gun. Ang aking gamit ngayon ay ang aking match rifle M16A2. Ang barrel nito ay 1-in-7.78 twist na Krieger barrel. Ang bala na aking gagamitin ay ang SS-109, kilala bilang green tip at kilala rin bilang M855 ball. So may steel penetrator. Tingnan natin kung yung penetrating effect ba niya ay may value dito sa 25 meters. Okay. Titingnan natin. Alamin natin. Ayun. Epekto.
maayos. Pero nakikita ninyo, mas malalim ang vocal niya. Mas malalim. May penetrating effect. Yun ang sinasabi. Mas malalim yung vocal. Okay? So safe ka kapag ito yung suot mo. Okay? Putukan ko ulit. Gamit ang M855 ball. Patamaan ko sa bandang sentro. Gusto ko nun, laman ng letter M ang tama. Cool! Ah, letter M! Tingnan natin sa likod. Ayan! So napatunayan natin na ang last stand armor made in China ay kaya niyang i-stop ang bala na gawa ng United States of America. Something na dapat pag-iisipan sa mga nakikidigma. Okay? Nakita niyo malaki ang bukol dito. But, ibig sabihin, safe ka, pero ramdam mo pa rin ang sakit ng bala. Ramdam mo pa rin. Maniwala kayo sa akin. Masakit yun. Pero buhay ka. Ha? Medyo magkaroon ka na siya, parang sinuntok ko na siya, bubog, sa dibdib, dinibdiban ka. Ganon yun. Okay?